Hello guys! Welcome to my YouTube channel, Northern's Review Vlogs. Ngayong kahapon, itatake lang naman natin tungkol doon kay Kim Chu na pinaulanan ng bala ang kanyang van. Ito kasi yun eh, yung napredict kasi siya sa ano, may nabasa ako doon sa ano kasi ako ni Rudy Baldwin, parang fan niya ako, tapos finalo ko naman yung page niya. Tapos, nung nabalitaan nga kahapon doon sa, kahapon na umaga doon sa TV na parang breaking news yun, yun na pinaulan na ng bala ang van ni Kim. Tapos, buti na lang ligtas ang mga sakay doon kasama na si Kim Chu. Napredict kasi yun ni Rudy Baldwin. Iwan ko lang ha kung paano natin mapagkabit-kabit yung istorya. Kasi, nandun sa post ni Rudy Baldwin na isang isang PBB housemate na sikat na mamamatay. Kaso lang, buti na lang nga, 'di ba? Ang dami naman din PBB na sumikat. Tapos parang napagkabit-kabit yung istorya ba na yung pinost ni Rudy Baldwin pati yung ano, fan kasi ako ni Rudy Baldwin. Kaya yung ano doon, yung nangyari kay Kim Chu, parang ano ba, na-relate sa kanya yung ano, vision sa kanya ni Rudy Baldwin. Hindi naman totally sa kanya ha, kasi marami namang PBB housemate na sumikat. Hindi lang naman si Kim Chu. Kasi doon, marami kasi, may sinabi kasi specific na sinabi si Rudy Baldwin na sumikat at marami mga movie na nagawa. Wala namang ibang mas sumikat, diba? Maliban sa iba ha, si Kim Chu lang man din ang alam ko. Pero lang doon sa iba na mas sumikat pa, yung bago-bago lang na mga housemate. Tapos na yun, napanood ko na yung ano, interview kay Kim Chu, naawa ako sa kanya kasi parang umiiyak siya, tapos parang natutroma. Sana yung totoo yung ano, yung sabi-sabi na mistaken identity lang, na siya mismo ang nagsabi doon sa post niya na mistaken identity. Sana nga yun, baka naman napagtripan lang. Kawawa kung totoo, kung natulo, kung for example na anuhan sila ng bala, may nasugatan sa kalaman, may naano ng bala, may napuruhan. Kawawa naman yung ano na ano ba, nadamay sa mga trip nila or sa mga ginawa nila na ano, pamamaril. At pasalamat na lang din tayo dahil walang ano, na nasaktan at ligtas silang lahat. Yun lang, yun nga, kasi trauma yun kay ano, kay Kim Chu. Dapat magdagdag pa siya ng more close-in bodyguard niya at siguro araw-araw iba-ibahin niya yung gamit niyang sasakyan para hindi naman ano, hindi naman matrace. For example ha, meron siyang personal na alitan of meron siyang personal na problema sa ibang tao para baka yun ba pasundan siya para hindi niya maano, hindi ba ano, matrace yung mga sasakyan na ginagamit niya. Dapat pa iba-iba ang ano niya, gagamitin niya sasakyan para safe siya, kasi yung van niya noon na kasi yun, 'di ba, in-upload pa niya yun sa ano niya, sa YouTube niya, kaya nalaman kahit wala namang ano eh, walang plate number na nakita doon sa YouTube, pero balay natin, anong, hindi talaga pa natin alam ngayon kasi iniimbestigahan pa siya. Baka mga ano yun, baka siguro may nakaaway siya or something, pero sa pagkaalam na marami, wala, mabait kasi si Kim Chu, hindi natin alam guys. Kaya yun ang panoorin natin sa susunod na ano, paglabas ng another kabanata or yung sa investigasyon ng mga pulis doon sa pamamaril sa van ni Kim Chu. Thank you for watching guys. Please like and subscribe my YouTube channel, Northern's Review Vlogs. Thank you.